Hello guys, magandang umaga. Welcome muli sa aking channel. Ngayong araw guys, samahan niyo akong gumawa ng cassava cake. Gagawa tayo ng cassava cake ngayon guys. Isa sa mga unang cake na natutunan kong gawin. So dito sa ating bowl, maglalagay lang ako ng itlog. Lalagay ko na lang guys yung mga ingredients sa ating cassava cake sa description below. So after na nalagay natin yung ating itlog, i-beat lang natin. I-beat natin hanggang maging pale yung kulay ng ating itlog. Ayan. Kung nakikita nyo, naging pale na yung kulay ng ating egg. So ngayon naman guys, ilalagay natin yung ating sugar. Tapos i-beat natin ulit. So after na nabit natin yung ating sugar, ilagay naman natin yung ating evaporated milk. Yung ating condensed milk. Kalahati lang guys ang gagamitin ko kasi yung kalahating portion nito gagamitin natin sa ating toppings. Kasi may sugar naman na tayo. Ilagay na rin natin yung ating coconut milk. At gagamit tayo guys ng sweetened coconut. Iwan din ako guys ng konti kasi ilagay natin sa toppings. So after that, i-beat muna natin bago natin ilagay yung ating cassava. Madali lang itong lutuin guys kasi sama-sama lang sa isang bowl. Tapos i-bake. Hayaan nyo lang dun sa oven mga isang oras. Tapos luto na. So after that, ilagay naman natin yung ating cassava. Grated cassava. Tapos, i-beat na natin ulit. So, habang ginagawa nyo to guys, make sure na yung oven nyo naka-preheated na at 350 Fahrenheit. And then, at this point guys, maglalagay tayo ng butter. Pasensya na guys, yung butter ko, nag-ano na siya, nag-sulid uli kasi matagal na siyang nakalabas. Okay lang yan. Mag-melt naman na yan mamaya sa oven. At maglalagay tayo ng vanilla extract. Tsaka maglalagay ako guys ng yellow food coloring para medyo may kulay lang yung ating cassava cake. Maganda na siya tingnan dahil may kulay na. So, mayroon akong pan dito guys. Nilagyan ko siya ng butter sa baba. Dapat parchment paper kaso naubusan ako ng parchment paper. So, ibuhos lang natin yung ating mixture. So, ayan na guys. Ibe-bake na natin ito for 1 hour or more. So hello guys, habang nasa oven yung ating cassava cake, dito naman tayo ngayon sa ating gawing toppings. So yung natira nating condensed milk, lagay lang natin sa saucepan. Gagamit ulit tayo ng coconut milk. At yung natira nating sweetened coconut. At maglalagay tayo ng konting flour. Haluin muna natin bago natin i-turn on yung flame ng ating stove para matunaw yung ating flour. So, ayan guys. Pag alam nyo na well combined na siya, nyo na siyang i-bring to boil. So, after na turn on nyo na yung inyong stove, kailangan yung gamitin yung flame ay low flame lang kasi masusunog ito. So, keep stirring lang guys until na makuha natin yung tamang consistency ng ating toppings. Okay na tong consistency ng ating toppings guys sa ating cassava cake. Lalapot pa ito mamaya pag
nag-cool down na siya. Kasi kailangan natin ipa-cool down yung ating cassava cake at saka i-cool down din natin ito bago natin ilagay sa taas. So hello guys, after 1 hour and 20 minutes natin na binake yung ating cassava cake. So eto na siya. Nag-cool down na rin siya. So ang gagawin natin, ilagay natin ngayon yung ating nagawa ng toppings sa taas. That spread na natin. So ayan guys, after na spread na natin yung ating toppings sa ating cassava cake, gagawin natin, tapan muna natin guys ng aluminum foil pwede kaya cling wrap kung saan kayo tumutabi. Hello guys, good morning! After overnight na nasa fridge yung ating cassava cake, bubuksan na natin kasi hiwain natin para makain na. So, ayan na guys, na-slice na natin. Inilipat lang natin siya sa ating serving dish. So, ayan guys, tapos na tayo. So, salamat guys sa panonood. Sa ulitin, guys, titikman natin yung ating cassava cake. Tagal ko na hindi nakatikim. Sarap. At least hindi masyadong matamis yung ating cassava cake. Kasi yung ating condensed milk ay hinati natin dun sa ating butter mixture at sa ating toppings.